morning, guys. Andito tayo ngayon sa Makati. Mag-Airbnb kami dito sa Makati kasi mag-a-attend kami ng wedding tomorrow. Si Enzo, ilang beses na siya umamay sa wedding. Pero si Lucas kasi first time. Si Kuya is coin bearer. Tapos si Lucas, magdadala siya ng tawag doon, may banner siyang dadalhin. Nag-aantay kasi sila sa lobby eh. Andito pa kami sa baba. Kasi 7 o'clock pa daw kami pwede pumasok. So inaantay din namin yung reply nung aming host sa Airbnb. Siguro after namin umakyat, magbababa lang si dad ng damit. After yung umakyat, magbe-breakfast kami. May dala kaming pagkain pang dinner at saka breakfast tomorrow kasi maaga kami gigising dahil 9 a.m. na yung wedding. So yun, siguro magbe-breakfast kami sa labas pagkatapos namin mag-ayos ng damit. At malamang si Lucas magigising na to eh, pagbaba namin ng sasakyan. So balikan ko kayo pag nasa taas na tayo. Hi, andito na kami sa room. Andito na kami sa unit. Ano siya eh? Meron siyang mini sala, merong mini kitchen. Parang ano siya eh, condo style. Na merong one bedroom. Tapos yung CR niya, adjacent yung pinto sa salas at saka sa bedroom. So, this is good for 3 adults. Yung bed ay double size. Tapos meron siyang extra na air bed na sa cabinet. Meron din siyang extra na kumot and beddings. Meron siyang extra na pillow hayon nasa may beanbag. Actually, sobrang ganda. Sulit na yung bayad mo dito. Kaya ito yung pinili namin dun sa Airbnb kasi maganda yung mga reviews sa kanya. Ililink namin yung link niya sa Airbnb para makita nyo if ever magstay kayo dito sa Makati, okay siya. Sobrang ganda. Tapos meron siyang pa-Wi-Fi. May binigay siya na packet Wi-Fi. Meron siyang provided ng water, meron siyang coffee para sa coffee maker, meron din siyang instant coffee. Meron na siya, kompleto na, meron kalan, may heater, meron microwave, mayroong mga utensils, may plates, glass, merong sabon pang hugas ng plates. So, okay nang tumira. Ang dadalhin mo na lang yung food na kakainin mo. Kami may dala kaming ulam na adobo at saka yung chooks na chicken na leftover namin last night. So, dinala namin para sa dinner mamaya. So, ang kakainin na lang namin sa labas yung kaninang breakfast namin tsaka yung lunch ngayon. So, tomorrow, dito kami magbe-breakfast. May dala rin kaming delata para madaling lutuin. Kasi yung gusto ni Kuya yung sausage. Yun lang yung dala namin. At saka yung lunch on milk. Tapos may rice. May dala kaming rice cooker kasi wala daw siyang rice cooker dito. Kasi nakakausap naman ni Dad yung host namin. So tinanong niya kung pwede kami magluto. Yes, meron siyang mga gamit na pangluto. Wala lang daw siyang rice cooker. So yun yung dala namin. Meron kasi kaming portable na rice cooker na maliit. So yun yung dinala namin. So ayan, for now. Sobrang ganda niya eh. Sobrang homey. Napakaganda, napakasimple. Andito na lahat ng kailangan mo. Provided niya yung mga kailangan. May sabon sa banyo, may shampoo, may conditioner, may bathroom tissue. Actually, wala ka na talagang damit mo lang, tsaka yung pagkain. Okay na. So, kung gusto mo lang mag-overnight or may kailangan kang ayusin or gawin dito sa Makati, gusto mo mag-stay dito,
siguro inaano ko siya, what do you call this, nire-recommend ko tong lugar na to kasi approachable din yung may-ari nitong yung host namin, yung may-ari nitong unit, si Maika. Siya yung may-ari. Approachable siya, pwede mo siyang i-message, pwede mo siyang i-text kapag may kailangan ka sa kanya. So, that's it for now. Hi! Pupunta kami ngayon ng Century City Mall. Ayan, andito na kami sa loob. Hangin sa labas, sorry. Walang blower kasi doon eh. Wala rin akong dalang blower. Ayan, si Lucas nasa stroller. Wala akong dalang camera. Cellphone lang yung gamit ko. Maghahanap kami ng kakainan for lunch. Ito tayo sa second floor. Kasi naghahanap tayo ng kakainan eh. Pero yung affordable naman. Lunch lang kami dun sa Century City Mall. Tapos naglakad-lakad ng konti. Tapos bumili lang kami ng tinapay sa supermarket. Tsaka ilang pagkain nila. Siyempre si Lucas bumili ng chocolate. Masarap maglakad sa labas kasi marami kang makikita. Maraming restaurant, iba't ibang klase ng restaurant. Meron pa nga kami nakita ng Hong Kong eh. Hong Kong. Tapos dito sa tapat, merong Taiwanese. Lucas, merong Taiwanese na restaurant. Doon sa may kabilang side, merong Arabic. Arabic or siguro Turkish. Dito naman sa kabila, sa kabilang kanto, ganun din. Shawarma, Turkish restaurant. Tapos, doon nga sa... Ano ba yan, anak? Dito nga sa kabila yung Hong Kong. Kasi itong tinutuloyan namin along Makati Ave. Makati Ave nga ba? Nasa Makati Ave siya. So, marami ding dumadaan na sasakyan. Doon sa Century City Mall, kukunti lang yung tao eh. Kaya masarap sana maglakad. Kaya lang, si Lucas inaantok na, tsaka kami inaantok na rin. Kanina kasi, kaya kami lumabas, si Lucas ayaw matulog. Eh, inaantok kami ni Daddy pag nandito. So, lumabas kami para si Lucas mapagod sana. Kaya lang, nung pauwi na kami, naglalakad, tulog na siya. Pagdating dito sa may elevator, nagising siya. Ayan, kumain ng chocolate. Ayaw pang matulog ulit. Akala ko matutulog na kami. Kasi sobrang aga namin gumising kanina. Yung mga 4 yan, minigang ilaw. Mga 4 a.m. Gising na. Kasi nga, 4:30 aalis na kami. Dahil nga dun sa coding. Para hindi kami maabutan sa daan. So, ayan, siguro magpapahinga muna kami sandali. Kasi para... Mamayang gabi sana, maaga rin kami makatulog kasi maaga rin gigising bukas. Magpe-prepare, magbibisi mga bata, mag-aayos. So, magluluto pa pala ng breakfast. And
magbe-breakfast muna kami bago kami umalis. Bumili ako ng tinapay kasi para makapagbaon din si Enzo at si Lucas ng sandwich. Para kasi anong oras kami magbe-breakfast, mas maaga, alas 9 or 9 a.m. yung kasal. So anong oras pa yung reception, magpipicture taking pa doon sa simbahan. Kaya bumili ako ng tinapay na makakain sa amin. May merienda ngayong hapon. Kung may gusto magmerienda. So, matutulog muna kami. Kasi antok na talaga. Naglalaro pa si Lucas. Ayan, mainis silang dalawa ni Kuya. Kaya, hindi ko alam kung anong oras pa ito matutulog. Pero inaantok na talaga kami ni Daddy. Matutulog muna kami. Hi, bagong gising kami. Maglalakad ulit kami papunta sa ano naman, SM Jazz. Mga 10 minutes walking. Ayan, kami dalawa lang ni Daddy. Kasi ayaw sumama ni Lucas, iwan daw siya. Kaya may date kami ngayon. Kaming dalawa lang. Pero siguro mga sandali lang kami doon, titignan lang namin yung itsura kasi first time din namin pumunta. Kasi bira kami mapagpag dito sa Makati. So, punta yun ng SM Jazz. Wala, maliit lang pala siya. Hindi ko alam kung may taas pa ba ito? Hindi rin daw niya alam. Hindi rin daw niya alam. So, lilibot lang tayo. Dito lang. Maglalakad lang kami actually. Gusto lang namin mapuntahan siya. So, ayan. Siya, grocery, supermarket, hypermarket, tapos kainan, wala kang ibang pupuntahan doon kundi yun lang kasi parang siguro nilagay lang siya para sa para comfortable yung mga nagpo-condo dyan, nakatira dyan sa condo kasi andun na yung kailangan nila sa baba, grocery, kainan. So isang level lang. Nag-stack lang kami ni Daddy ng burger lang. Para may nagawa kami dito sa Jazz. Naglalakad na ulit kami papalik. Dadaan lang kami ng 7-Eleven kasi nagpapabili yung mga bata ng ice cream. Wala akong dalang camera kaya cellphone lang. So, balik na ulit kami. O, practice paano mag-walk ha? Mag-practice. Ay, hindi ganyan. Slowly. Oh, slowly. Nakagano na, nakataas ha. Kunyari yan yung banner mo. O, walk. Yan, bagal lang ha. Yan, ganyan ha. O, galing. O, balik. Galing naman talaga. First timer. Ayan, nandito na tayo sa church. Bali, 15 minutes yung biyahe galing sa Makati. Dito to sa Santa Ana, Manila, Our Lady of Abandon Parish Church. Kaya na si Daddy nagbibihis na. Ninong kasi. Kaya, kabarong. So, maya-maya bababa na tayo kasi medyo mainit sa labas. Si Kuya nasa baba, nakasama ni Lola. Bababa na po kami. Magpe-prepare na siguro sa loob. Hi! Say hi! Di ba napaka-pogi ng baba? Say hi, mama! Hi! Hello! Hey, say hi! Hi, everyone! Bye-bye! Bye-bye! See you later!
later, sabi mo. Opa! Tapos na yung wedding. Papunta na kami sa reception. So, papunta na tayo ngayon. Nandito na si Daddy. Aalis na tayo. Mag-retouch lang siguro ko ng konti. Kasi medyo may kintab na ang mukha ko. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.